Eh siguro dahil ang problema diyan pag binawasan mo yung pag-collection ng excise tax, mm-hmm. mababawasan ng 117 billion ang calculation, mm-hmm. na pera na pumupunta sa gobyerno. Sa mawawala ang maraming programa, lalo na meron pa rin tayong COVID response, meron, mm-hmm. pa rin tayong mga tupad, mga AX na kailangan bayaran. Sa aking palagay, mm-hmm. ang mas magandang gagawin, at saka meron kasi pagka ganyan, meron na naman yung coupon, ang magbibigay ng coupon. Ayan. Eh, hindi sapat eh, at saka hindi naaabutan lahat. Kaya para sa akin, siguro, ituloy na lang yung excise tax, pero gamitin yung perang yun para gumawa ng oil subsidy. Mm. At yung oil subsidy, ibig sabihin, kung ang presyo ng langis, ay sabihin natin 100, mm-hmm. 20 doon, 30 doon, ay bayad ng gobyerno, mm-hmm. para hindi masyadong tataas. Uh-huh. Para medyo, at ito, lahat ng gumagamit, mm-hmm. ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, ng gasol, lahat. Lahat yan, eh, na mararamdaman nila. Hindi sila kailangan mag-antay ng coupon. Mm-hmm. Hindi sila, lahat, basta may gumagamit, basta ginagamit, ay lahat naman tayo gumagamit ng oil-derived products eh. Mm-hmm. Lahat naman ng lahat, pati yung commodity, lahat ng basic commodities, pag tumaas ang presyo ng langis, taas ang lahat yan eh. Mm-hmm. Kaya para hindi yung selective na may hindi nakakakuha, ayan, may nakakalimutan, mm-hmm. may hindi nasama sa listahan, whatever, mm-hmm. gawin na lang natin blanket oil subsidy. Mm-hmm. So pagpasok ng langis dito, mm-hmm. yung pambayad dyan ay hindi na masyadong ipasa sa consumer. Yung iba, ang gobyerno na ang mag-cover. Para lahat ng sino mang gumagamit, yes. ng siguro masasabi natin lahat tayo na gumagamit ng oil products, ng gasolina, krudo, kerosene, lahat yan, eh lahat maramdaman na medyo hindi ganun kabiglat at bigat ang pagtaas ng presyo ng langis. Lahat halos magkaka-discount. Hindi lamang yung mga nagpapasada, hindi lamang yung mga nagpapatakbo ng malalaking generator, hindi lamang sila, mm-hmm. ang makakaramdam ng diskwento. Lahat halos ng lahat. Mm-hmm. Basta't lahat ng may diskwento, yung diskwento ibinabayad diyan ng pamahalaan. Mm-hmm. Eh siguro dahil ang problema diyan pag binawasan mo yung pag-collection ng excise tax, mm-hmm. mababawasan ng 117 billion ang calculation, mm-hmm. na pera na pumupunta sa gobyerno. Mawawala ang maraming programa, lalo na meron pa rin tayong COVID response, meron, mm-hmm. pa rin tayong mga tupad, mga AX na kailangan bayaran. Sa aking palagay, mm-hmm. ang mas magandang gagawin, at saka meron, kasi pagka ganyan, meron na naman yung coupon, ang magbibigay ng coupon. Ayan. Eh, hindi sapat eh, at saka hindi naaabutan lahat. Kaya para sa akin, siguro, ituloy na lang yung excise tax, pero gamitin yung perang yun para gumawa ng oil subsidy. Mm-hmm. At yung oil subsidy, ibig sabihin, kung ang presyo ng langis, ay sabihin natin 100, mm-hmm. 20 doon, 30 doon, ay bayad ng gobyerno, mm-hmm. para hindi masyadong tataas. Uh-huh. Para medyo, at ito, lahat ng gumagamit, mm-hmm. ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, ng gasol, lahat. Lahat yan, eh, na mararamdaman nila. Hindi sila kailangan mag-antay ng coupon. Mm-hmm. Hindi sila, lahat, basta't may basta ginagamit, ay lahat naman tayo gumagamit ng oil-derived products eh. Mm-hmm. Lahat naman ng lahat, pati yung commodity, lahat ng basic commodities, pag tumaas ang presyo ng langis, taas ang lahat yan eh. Mm-hmm. Kaya para hindi yung selective na may hindi nakakakuha, ayan, may nakakalimutan, mm-hmm. may hindi nasama sa listahan, whatever, mm-hmm. gawin na lang natin blanket oil subsidy. Mm-hmm. So pagpasok ng langis dito, mm-hmm. yung pambayad dyan ay hindi na masyadong ipasa sa consumer. Yung iba, ang gobyerno na ang mag-cover. Para lahat ng sino mang gumagamit, yes. ng siguro masasabi natin lahat tayo na gumagamit na
ng oil products, ng gasolina, krudo, kerosene, lahat yan, eh lahat maramdaman na medyo hindi ganun kabiglat at bigat ang pagtaas ng presyo ng langis. Lahat halos magkaka-discount. Hindi lamang yung mga nagpapasada, hindi lamang yung mga nagpapatakbo ng malalaking generator, hindi lamang sila ang magkakaroon ng makakaramdam ng diskwento. Lahat halos ng basta lahat. Basta't lahat ng ano, may diskwento. Yung diskwento ibinabayad yan ng pamahalaan.